Magandang araw, Pilipinas. Sa anumang paraan mo gugugulin ang last weekend of November, mahalaga na kaayon ang iyong activities sa magiging lagay ng ating panahon. Dahil dyan, silipin natin ang forecast para sa araw na ito. Ayon kay Pag-asa, weather forecaster Manny Mendoza, as of now, wala pa namang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa ating bansa within the next 3 days. Gayunpaman, magiging maulan pa rin ang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa tatlong weather systems. Kabilang dito ang northeast monsoon o yung hanging amihan na makakaapekto sa northern at sa central Luzon. Nandiyan din ang presensya ng tail end of a cold front na makakaapekto naman sa eastern section ng southern Luzon. Meron inaasahang epekto itong trough o extended part ng isang low pressure area na makakaapekto partikular na sa southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, maliit naman ang chance na pumasok ang LPA na ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa mga susunod na oras, mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Calabar Zone, Bicol Region, pati na rin sa probinsya ng Aurora at Mindoro. Same weather condition ang dapat paghandaan ng mga residente sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao at pati na rin sa Soccsar. Inaasahan naman natin dahil sa haging amihan mararanasan ang maulap na kalangitan na may kasamang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Metro Manila, regions of Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley at ganun din sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, asahan ang generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan at meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan, lalong-lalo na po yan sa latter part of the day. At ngayon bilang gabi naman sa pagpaplano na yung mga gawain sa mga susunod na araw, silipin naman natin ang 3-day weather forecast para sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Sa Metro Manila, magpapatuloy ang isolated light rains bukas pero papabor naman sa mga magba-back to school and back to work sa Monday and Tuesday ang magiging lagay ng panahon. Inaasahang magpapakita si haring araw at ang temperatura posibleng umabot ng 24 to a possible high of 33 degrees Celsius. Para naman sa Cebu, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Ang temperatura naman sa pagitan nito ng 26 to 33 degrees Celsius. Kaya tamang-tama yan, pwedeng-pwede mag-explore sa ganda ng Queen City of the South. And lastly, for Davao, mukhang magpapatuloy po ang epekto ng low pressure area kaya naman mararanasan ang maulap at maulang panahon simula po yan bukas hanggang sa darating na Lunes. Pero don't worry dahil gaganda naman ang panahon pagsapit yan ng Martes. Ang temperatura posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Mag-ingat po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.